What is up guys, and this is Edride. Kamusta kayo? Matagal naman tayong walang upload. So ngayon maganda-ganda tong pag-uusapan natin, no? Classic moto vlogging muna tayo mga katrotel. Wala muna tayong tutorial, pero sigurado ako malaki matututunan nyo sa video na to, no? Kasi hindi naman guys, hindi ko sinasabing nagiging toxic ang moto vlogging community. Actually healthy siya guys. Kasi meron ng ano eh, criticism eh, di ba? Hindi kasi pwede guys na masasabi mong maganda ang isang bagay kung walang critics, di ba? Masasabi mong healthy ang isang community kapag merong critics. Kasi guys, nakikita natin kung ano yung tama, kung ano yung mali. Kumbaga, hindi tayo sumasang-ayon sa iisang opinion lang, sa iisang pananaw lang. So, masasabi kong napaka-healthy ng motovlogging community. At ganito tayo, diba? So, I'm part of it. So, gusto ko lang ibigay yung opinion ko. Disclaimer lang mga katrotel, wala tayong gustong i-bash dito, diba? Wala tayong titirahin dito. At ang pag-uusapan natin guys, ang issue. Kumbaga, kung may tao mang maapektuhan, matatawag natin siya na constructive criticism. So gagawin natin itong bagay na to para ibigay yung pananaw natin, para magbigay ng advice na take it or leave it, di ba? Well, alam ko naman hindi niya iti-take to, pero mga katrotel, constructive criticism, kung ano yung nararapat, kung ano yung tama. So eto guys, ay opinion ko lang, may kanya-kanya tayong paniniwala, respeto pa rin, di ba? Kahit sa taong pag-uusapan natin, respeto pa rin. So yung mga babanggitin ko dito guys, eh, opinion ko lang, di ba? Syempre, entitled ako sa sarili kong opinion. So matindi-tinding disclaimer yan, di ba? Eh mga katrotel, simulan natin. Eto kasi mga nakarang dalawang linggo, eh parang sumikat ng sobra yung porn poverty, di ba? So actually guys, sa Pilipinas, putok na putok yan dito, kahit hindi naman sa motovlogging community, no? So context lang mga katrotel, anong ibig sabihin ng porn poverty? So ang ibig sabihin niyan mga katrotel, kumbaga yung kahirapan, eh ginagawa mong ano, di ba? Ginagawa mong issue, ginagawa mong stepping stone for your own sake, di ba? Ito ay para maka-gain ka ng viewers, kumita ka ng pera. So yan yung porn poverty. So hindi ko sinasabing etong kasama natin sa motovlogging community, porn poverty, di ba? Papaliwanag natin yung mga bagay, hindi natin siya uhusgahan na ganun. So ano bang ibig sabihin nun mga katrotel? Pumapasok sa ganun kapag yung nagiging kalalabasan or nagiging outcome ng isang pagbablog, eh nagiging pang sarili lang, di ba? So hindi siya, kumbaga, beneficial siya sa simula, sa part nung binavlog. At the end, eh marirealize niya na kawawa siya. So mamaya magbibigay tayo ng example, pag-uusapan natin yan. So yun na nga mga katrotel, isa pang issue dito, matatawag mo rin yan na exploitation. So anong ibig sabihin na exploitation? Ito yung ginagamit mo yung isang bagay para sa sariling interest or for your own benefits, di ba? Yan yung ibig sabihin ng beneficial. So titignan natin kung yung mga ginagawa nila, eh may sariling interest ba or beneficial ba sa side nila, or beneficial din ba sa side ng binablog nila. Syempre mas okay yun, di ba? So ito mga katrotel, sa mga hindi nakakaalam dyan, ang dami kasing pag-aaral na ang porn poverty mukha siyang maganda sa paningin natin, pero masama talaga siya. Kumbaga, pangit talaga yung kakalabasan niya. So papaliwanag natin yan. At paano nagiging exploitation ang mukhang pagtulong, eh sa huli may iba palang pakay, di ba? Paano natin malalaman yung pakay na yon? So based sa description ng exploitation mga katrotel, ginagamit ang isang bagay sa sariling interest or sa sariling benefits, di ba? Direct to the point tayo, yung vlogging ba, yung pagbablog, yung pamimigay ng helmet, di ba? Pumapasok ba siya sa exploitation? Yung pamimigay sa mga tendero, tendera ng pera at pagbibideo, or yung sinasabi natin na pagtulong pero nakabideo, exploitation ba siya? So ang masasabi ko mga katrotel, based sa pag-aaral sa ibang bansa, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, hindi maganda exploitation. Kasi nagiging beneficial siya sa side ng binavlog. Kunyari, tendero, binilhan mo, di ba, inubos mo yung paninda, syempre tuwang-tuwa yung tendero. At the end of the day, maraming maawa na tao, di ba? Ang mangyayari guys, yung papuri mapupunta dun sa nagbablog, at higit sa lahat, yung kita mapupunta dun sa nagbablog. Oo, natulungan mo ng isang beses yung tindero, pero ang tanong, nagbago ba ang buhay niya doon? Di ba? So yun yung pangunahing tanong dyan eh. Sa vlog ba na yun, nakinaawaan mo siya, nagbago ba ang buhay niya? Ano naging epekto na ito sa buhay niya? Kung bakit siya tinatawag na exploitation?
So ito, unahan ko na kayo mga katrotel. Ang dami nagsasabi, bakit sa Jessica Soho, sa wish ko lang, matatawag ba siyang exploitation? Hindi siya matatawag na exploitation. Alam nyo kung bakit? Guys, alam naman natin, ang Jessica Soho, nagpapakita ng mga video na mga nakakaawang tao. Diba? So ibig sabihin, ginagamit nila yung programa nila parang poverty porn. Pero hindi ganun ang nagiging outcome mga katrotel. Ito yung kagandahan sa mga programa na kagaya nito. Kasi guys, nababago talaga ang buhay ng binivideo nila. So isang napakagandang example, naalala nyo yung batang nag-aararo, diba? So after i-video ng Jessica Soho or after nila gawa ng documentary, nakikita natin guys, kahit i-visit nyo yung YouTube channel ng bata ngayon, nakikita nyo nakapagpatayo ng sariling bahay, di lang bahay, magarbong bahay, nakabili ng mga sasakyan. So nagbago talaga yung buhay niya. So bakit nangyari yun? Kasi guys, nangalap ng donation ang GMA, diba? Para dun sa batang yun. So hindi siya matatawag na exploitation kasi yung pinag-donatean nun na bank account mga katrotel, merong audit yan, diba? So ino-audit yung mga media. Hindi pwede yung sasabihin nila, eto mag-donate ka sa account na to, tapos nanakawin nila. So merong audit yan per account. So hindi makakalagpas yan na yung dinonate nyo, mapupunta sa sarili lamang nila. So ang daming nangyari niyan mga katrotel. Bilib na bilib ako dyan sa Jessica Soho, ang sarap panoorin kasi tuwing maglalabas sila ng issue or ng poverty porn, talagang nagbabago yung buhay ng tao. Ang daming may mga sakit na natulungan, di ba, ng mga ganyang klaseng programa. Though yung wish ko lang mga katrotel, hindi siya ganun ka parang beneficial sa side nung dinodocument nila eh. Nagbabago yung buhay ng konti, binibigyan ng pagkakataon, di ba? Pero guys, parang walang long term effect. Pero kung makita nyo, yung mga donation sa bank account napupuntahin sa mga taong yan. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito sa motovlogging community, pag nagbigay ka sa isang tao ng, kunyari, nakakita ka ng pulube, ibablog mo, ipapakita mo na nakakaawa siya. Or kahit hindi pulube, kahit tindero, di ba? Umuulan. Ito reality to ha. Umuulan, nakakita, nagtitinda ng pinya. Naawa ka kasi umuulan, wala nang bibili. Alam mong wala nang bibili. Kaya ikaw, ito na mabuting puso, ibibilhin mo lahat. Di ba? So bibilhin mo lahat ng paninda niya. Kung tutuusin mga katrotel, napakaganda. Napakaganda guys eh, di ba? Kasi at the end of the day, marirealize nung tindero na syempre napakagaan nun, binili lahat ng paninda niya, di ba? Pero kung iisipin natin mabuti mga katrotel, kung tatanungin natin, pure ba yung intention nung tumulong, di ba? So paanong mangyayari na hindi siya papasok sa exploitation kung mangyayari unang-una binidyo mo para sabihin natin na magbigay inspirasyon? Pero ang pagbibidyo mga katrotel, may masamang epekto kasi yan. Papaliwanag ko sa inyo ha. Unang-una guys, matutuwa ang tindero dahil inubos ang paninda niya. At the end of the day, ma-realize niya, napakaswerte niya. Ngayong araw na to naging magaan. Kasi, imbis na minalas ako, umuulan, hindi naubos paninda ko. E binili ng isang taong nagmagandang loob. Pero may kapalit yun mga katrotel. Sa side nung na nagbibidyo, kumita siya ng napakalaki. Ang daming viewers. Sa kanya lahat napunta ng papuri, di ba? Deserve niya naman yun. Pero ang tanong dito, pumasok na kasi siya sa exploitation eh. Tandaan natin na ang description na exploitation is using someone or using something for own beneficial. Kumbaga pansariling benefits. So pumasok na kasi yun eh. Maniniwala siguro ako guys na pure intention kung tumutulong siya monthly, di ba? Tapos pinapakita niya yung, hindi naman pinapakita, kumbaga may nag-audit na lahat ng kinikita niya doon eh ginagastos niya, di ba? So siguro mas matutuwa ako na pag sinabi siguro na eto guys, kinita natin ngayong buwan, papakita niya, di ba, yung kinita papakita niya. Siguro kukuha lang siya ng syempre sarili sahod niya rin kasi mahirap din talaga mag-edit mga katrotel eh, di ba? Bilang content creator, ang hirap mag-edit. Pero tandaan nyo guys, bilang content creator sa ganong klaseng content, hindi siya nag-isip na content, di ba? Kumbaga nakasubo na yan dyan eh. Ang daming pwedeng gumawa niyan pero hindi ginagawa yan. Kasi nga, sila mismo nahihiya sa sarili nila, di ba? Kumbaga, alam nilang exploitation yan eh, di ba? So etong mga tao naman ngayon, paniwalang paniwala sila na maganda ang hangarin ng isang tao. Ang hindi nila alam, nagiging beneficial na siya dun sa side nung isa, di ba? So ito ay hindi pang i-hate mga katrotel.
ito ay fact, katotohanan. So mismong attorney ni-review na to. Example guys ha, example. Perfect example dyan. So kilala nyo si Mura. Diba, nag-trending siya last year. Tsaka yung si Virgilin, yung vlogger. Ah, nag-trending, dinayo siya ni Virgilin. Yung video na yun mga katotal, nakarating sa mga artista, natulungan ng mga artista. Grabe yung kinita ni Virgilin dun, ilang million views yun eh, diba? So aminin natin. Tuwang-tuwa si Mura nun, napaiyak pa si Mura. Ang pagkakalam ko, binagyan ng 100,000. Wow, napakalaki ng 100,000. So isipin mo mga katrotel, sa 100,000 na yon, magkano kinita ng vlogger? Magkano kinita ng Virgilin? So sa mga hindi nakakaalam dyan mga katrotel, nag-trending din yan, no? Nagreklamo si Mura doon. Nagreklamo si Mura na pagkatapos doon nun, pinabayaan na siya. Kumbaga naghanap si Mura eh. Siyempre, siya yung main participator talaga doon sa video na yon. Pero 100,000 lang ang napunta sa kanya. Kumbaga magkano lang ang napunta sa kanya. At the end of the day, ang pinakamalaking benefits ay napunta doon sa vlogger. Kaso tayong mga Pilipino kasi guys, sarado ang pag-iisip natin eh. Diba? So ang nangyari, binash si Mura. Diba? Sabi, wala kang utang na loob pagkatapos niyan. Which is ang totoo, kiniklaim lang naman ni Mura yung para sa kanya. Kung iisipin natin, ang bilis mag-judge ng mga tao eh. Walang utang na loob si Mura, tinulungan na nga ganun pa. Pero kung iisipin natin guys, diba, financially, eh talagang lugin-lugi si Mura. Ginamit talaga siya doon sa part na yun. Maniniwala sana kung after siya ginamit, eh kinontak siya ni Virgilin. Oh, ito, hati tayo sa kita. Diba? Though naghirap siya doon, diba, siya yung nakaisip na puntahan si Mura. Pero the end of the day, alam natin na mas malaki ang kinita niya. Diba? Mas malaki ang kinita ng vlogger. So doon pumapasok yung exploitation mga katrotel. At alam natin illegal ang exploitation. Kaso tayong mga Pilipino, hindi tayo gising sa ganun eh. Ang bilis natin utuin eh, diba? So guys ha, eto ha. Para lang sa kaalaman nyo, si Ivana Alawi, merong binidyo. Parang yung matanda yata or pulubi ba yun na binigyan siya ng pera kaya binigyan niya ng award. Okay yun guys, kaso pinakita niya pa na yung kahirapan ng tao, yun yung tinatawag na poverty porn, diba? So isipin mo, artista na yun, top YouTuber na yun, bakit may mga taong nag-iisip ng ganun sa kanya? Kasi nga, may mali talaga mga katrotel, diba? So tayo minsan sa pag-idolize natin sa isang tao, eh kumbaga parang nabubulag tayo sa katotohanan eh, diba? Kahit ako guys, minsan naiisip ko yung ganyan. Bakit si Makina, diba? Against sa poverty porn. Panoorin niyo yung video niya. Hindi niya man direct masabi kung sino yung mga tao na yun. Pero alam niyo kung sino yung mga poverty porn king, diba? Dito sa Pilipinas. Especially nasa moto vlogging community ang poverty king. Si Motodek, merong nag-comment, diba? Merong nag-comment na fans. Ikaw, hindi mo gayahin si Katagumpay. Diba? Puro tulong ginagawa. Ikaw, puro flex ka. So may obligasyon ba si Motodek bilang vlogger and or content creator na tumulong? Eh yung content niya eh, pag momotor eh, 'di ba? Tinuruan mo pa ngayong mag poverty porn or mang exploit si Motodek, which is binara tuloy ni Motodek, 'di ba? Sinabi ni Motodek na tumutulong siya na kahit walang camera. So example nito mga katrotel, bilib na bilib talaga ako dito sa taong 'to. Si Chooks TV sa Mobile Legend. Isa sa pinakamalaking streamer dito sa Pilipinas. Nung naalala niyo yung pumutok yung Taal Volcano, ang daming nasalanta nun. Sa mga hindi nakakaalam guys, dito dun sa FB page ko, nangalap din ako ng fan. Pero isa lang ang ano ko nun, isa lang ang rules ko nun. Hindi ako tumatanggap ng cash. Hindi ako tumatanggap ng cash na yun kasi pwede maging issue siya eh. Ang tinatanggap ko lang nun mga katrotel, canned goods at saka mga relief goods. Yun yung tinatanggap ko. So sa maniwala kayo sa hindi, sa tulong ng mga classmate ko, sa tulong ng mga kaibigan ko, ang dami naming napamigay noon mga katrotel. Ilang van, ilang motor kami noon ang napamigay namin sa Batangas. Hindi ko magawang videoan. Mismong may mga kasama kaming mga pulis noon. Sabi ng mga pulis, videoan namin, 'di ba? Kasi parang resibo daw. Hindi ko magawa mga katrotel. Alam niyo anong ginawa ko?
nagpicture lang ako noon, pinicture lang ko yung mga tulong namin, which is ayoko na sa akin lang mapunta yung credit. Nagbigay ako ng credit sa lahat ng kasama ko, mga classmate ko, mga kaibigan ko, kapwa rider. So hindi kailangan ng video pag tumutulong ka, mga ka-throttle. Picture, sapat na, diba? So hindi ko pinagkakitaan yung video na yun. Mas nahiya ako, guys, kasi lalabas siya na exploitation. Ganun na nga yung kinalabasan ng mga tao dun sa Batangas, eh gagatasan mo pa, diba? So ganun naman kasi talaga ang kakalabasan nun eh. Mabalik na ako kay Chooks TV. Believe talaga ako sa kanya, mga ka-throttle. Nakita ko sunod-sunod na mga L3, puro ba ni Chooks TV, puno ng donations, guys. Pero hindi niya binidyo yon, hindi niya minanetize yung post na yon para dun sa ano, sa pagtulong niya na yon. Grabe, mga ilang sakuna pa, mga ka-throttle, mga sunog. Nakita ko si Chooks TV, talagang tumutulong siya ng walang kapalit. Kumbaga, binabalik niya sa tao yung suporta sa kanya, 'di ba? Sineshare niya sa tao, hindi niya pinagkakitaan yung pagtulong. So which is alam ni Chooks TV ang ibig sabihin ng exploitation, 'di ba? So ako, guys, wala man ng pakialam kung kumita sila sa ganyang content. Ang masama kasi dito, mga ka-throttle, illegal kasi yan eh, 'di ba? Ako, wala naman sa akin yan eh. Ang dami lang kasi kaibigan ko na nagtatanong, ikaw motovlogger ka, anong masasabi mo sa motovlogger na ganito? Walang masasabi ko, masama talaga yan. Walang dapat kaingitan dyan sa ganyang klaseng... Kasi guys, eto ha, hindi ko alam kung ako lang nakaramdam na ito. Pag pinapanood ko yung mga ganong klaseng video, hindi pa ako nangangalahati. Parang ako na mismo yung nahihiya sa sarili ko. Ako na yung nahihiya para sa kanila. So yun lang siguro, no? Hindi ko alam kung short video yun. Maraming salamat, guys. This is Ed Ride. Ride safe, always ride safe.